sabay-sabay po nating basahin sa Philippians chapter 3 verses 12 to 21. So sabi po dito, "Now that I have already obtained this or am already perfect, but I press on to make it my own because Christ Jesus has made me his own. Brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Let those of us who are mature think this way. And if in anything you think otherwise, God will reveal that also to you. Only let us hold true to what we have attained. Brothers, join in imitating me and keep your eyes on those who walk according to the example you have in us. For many of whom I have often told you and now tell you even with tears, walk as enemies of the cross of Christ. Their end is destruction, their God is their belly, and they glory in their shame with mindset on earthly things. But our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like his glorious body by the power that enables him even to subject all things to himself." So, pwede na po tayong maupo. Ayan. So, muli po ay binabati ko ng isang magandang umaga ang bawat isa. So, meron lamang po tayong mga few announcement for this morning. Ako naman po tayo sa ating tithes and offering. So, share ko lamang po itong sa 1 Chronicles chapter 29 verses 6 to 9. Sabi po dito, "Then the leaders of fathers' houses made their free will offerings
as did also the leaders of the tribes, the commanders of thousands and of hundreds, and the officers over the king's work. They gave for the service of the house of God 5,000 talents and 10,000 darics of gold, 10,000 talents of silver, 18,000 talents of bronze, and 100,000 talents of iron. And whoever had precious stones gave them to the treasury of the house of the Lord in the care of Jehiel the Gershonite. Then the people rejoiced because they had given willingly, for with a whole heart they had offered freely to the Lord. David the king also rejoiced greatly. So dito po, ito po yung time kung saan yung paghahari ni King David ay matatapos na. So it is the end of David's king reign. So that time po ay si David ay nag-offer para po mapatayo yung temple. So dahil nga po matatapos na yung kanyang paghahari, God chose yung kanyang anak na si Solomon naman bilang kapalit ng kanyang ama na si David. So dahil nga that time si Solomon ay young and inexperienced pa, kaya si King David siya talaga yung gumawa ng lahat ng iyon, yung pagpapatayo ng temple with all his might. So talagang siya yung nag-prepare yung location, yung lahat ng pangangailangan, yung mga staff para mapatayo yung building na yon. At sabi nga dito sa mga verses na binasa natin, ang nangyari, yung mga leaders doon sa ng mga Israelites, they also offered willingly. Bakit po? Sabi nga po, nakita nila yung greatness and yung value nung temple. At the same time, nakita din nila kung paano yung naging example nila ay si King David, kung paano niya siya nag-offer para mapatayo yung temple. At the same time, yung dahil doon sa nangyari na nakita ni King David na yung mga tao din, they give willingly, they give with their heart holy, ay nandun yung joy ni King David na makita na yung mga tao ay nandun din yung kanilang pagmamahal sa Panginoon, kasi they give them freely and wholeheartedly. So tayo po sa ating pagbibigay sa Panginoon ngayong umaga na to, nawa makita din sa atin, lalo na po sa atin mga leaders and workers, that we give freely and we give with our whole heart. Amen po? Amen. So atin pong ipanalangin ang ating mga kaloob ngayong umaga po na ito. Sige po, tayo ay manalangin. Panginoon, muli po kami ay nagpapasalamat sa oras po na ito as we participate, Panginoon, sa pagkakaloob sa iyo ngayong umaga na ito. Nawa, Lord, makita mo nga po sa bawat isa sa amin na nandun yung willingness, Panginoon, at yung buong puso na pagkakaloob namin sa iyo, Lord God. Alam po namin, Panginoon, na sa bawat araw namin, Panginoon, sa lahat-lahat ng kaloob na mayroon kami, Panginoon, ito po ay mula sa inyo at hindi sa sarili naming lakas, Panginoon. Kaya, Lord, may we give it back to you, Panginoon, ng may kagalakan, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na patuloy na kayo po yung nakakasaliksik at nakakakita ng mga puso namin as we give, Panginoon. Kaya, Lord, sa umaga po na ito, patuloy na dalangin po namin na ang bawat isa, Panginoon, ay makita mo yung mga puso, yung kalagayan ng aming mga puso. And as we give, Lord, nawa ay patuloy na ito po ay maibigay namin sa iyo, Panginoon, yung best
na para sa iyo. May we give generously, Panginoon. May we give faithfully, Panginoon, sa bawat oras na kami makikibahagi sa gawain na ito. Muli po, Panginoon, maraming salamat po sa mga kaloob na ito. Dalangin po namin na patuloy na kayo po ang magpala pa sa bawat kapatiran na patuloy na nakikibahagi sa gawain na ito. Sa iyo po ang lahat ng kapapurihan at kaluwalhatian. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. So, magandang umaga pong muli sa bawat isa. Ihanda naman po natin ang ating mga puso para sa pag-aawitan at pagsamba sa ating Panginoon ngayong umaga. Ayan, so magandang umaga muli. So lahat po ay ini-invite ko na tumayo para po sa ating pag-aalay ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Sige po, bigyan po muna natin ng malakas na palakpak ang ating Lord. Amen. Ayan. So kanina nabanggit na ito na yung huling buwan na meron tayong espesyal na okasyon na pinagdiriwang tuwing buwan ng Disyembre. Pero tayo mga Kristiyano, iba po, araw-araw natin pinagdiriwang ang pagkasilang ng ating Panginoong Jesus. Sabi nga po sa Isaiah 7, verse 14, "Therefore, the Lord Himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel." Ayan. So ngayon po, matututunan natin mamaya sa preaching yung patungkol dito sa Panginoong, sa ating Panginoong Jesus. Kaya naman, ngayon po, mag-alay tayo ng ating papuri at pagsamba sa Kanya. Awitin po natin ang awit na ito. Palakpakan po natin, Lord. Siya lamang ating itataas. Lord, we lift you. Palakpak po tayo. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. Masaya po ba kayo? I'm so glad you came to save us. You came from heaven. Lord, I lift your name on high.
Patuloy natin itaas ang pangalan ng Diyos dahil siya ang ating manliligtas. Kaya naman, wala tayong ibang pag-aalaya ng pagsamba, kundi ang isang Diyos na talagang buhay na nagligtas sa bawat isa sa atin. Sige mga kapatid, patuloy nating awitin ang awit na ito. Open my eyes.
Lubos po kami nagpapasalamat dahil dumating ka sa mundong ito. At mula doon, Lord, yung paghihirap ng kamatayan, Panginoon, kami na kinabang. Karanas kami ng kaligtasan na mula sa biyaya at habag mo. Salamat, Panginoon. Naririto kami upang ikaw ay sambahin. Naririto kami, Lord, upang itaas ang iyong pangalan. Dahil walang ibang Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari, kundi kayo lamang, Panginoong Jesus. Salamat, Ama, sa biyaya na kami malayang makapagsamba, makasamba at makapagpuri sa iyo. Salamat, Panginoon. Nawa, hindi po namin i-take for granted itong kalayaan na kami ay makasamba, makapagbigay ng papuri sa iyo. Kaya Lord, continue to bless our hearts. Continue to purify our hearts, O God. Na maging katanggap-tanggap yung aming pagpupuri at pag-aalay ng pagsamba sa iyo. Lord, ang mga kapatid kong ito, ang bawat isa sa amin, nakikita mo po ang aming buhay. Wala pong nalilingid sa iyo, Panginoon. Kaya Panginoon, patuloy mo ipalala kung paano ikaw ay dumating dito sa mundo. At kung paanong naranasan namin ang kaligtasan na nagmula sa iyo. Lord, sabi ko na po yung tinitiwala ang buong araw na ito. Nawa mabigyan ka namin ng karangalan, Lord. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, sumanatili po tayo sa pagkakatayo at ating pong basahin ang verses na pag-aaralan natin mula sa Book of Luke, chapter 1, verses 26 to 38. Basahin po natin ng dalawahan. Ako po muna, then kayo. In the sixth month, the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary. Kayo po. And he came to her and said, "Greetings, O favored one, the Lord is with you." But she was greatly troubled at the saying and tried to discern what sort of greeting this might be. And the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give to him the throne of his father David. And he will reign over the house of Jacob forever. And of his kingdom there will be no end." And Mary said to the angel, "How will this be, since I am a virgin?" And the angel answered her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, your relative Elizabeth in her old age has also conceived a son. And this is the sixth month with her who was called barren. For nothing will be impossible with God." Sabay-sabay po tayo. And Mary said, "Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word." And the angel departed from her. Blessed be the reading of God's word. Ngayon po, maaaring tayong maupo at makinig sa salita ng Diyos. Isa pong mapagpalang araw ang nawa ay sumain nyo. Happy holidays! Yan po ang ipinapalit na pagbati ngayon instead of Merry Christmas. Sapagkat marami daw pong mga tao ngayon hindi masaya sa pagdating ni Jesus. At ang mga tao po ay walang pagkilala
sa dahilan kung bakit tayo nagdiriwang ng Christmas. At ito po ay nakakalungkot. Ngunit tayo bilang mga mananampalataya, meron po tayong dahilan upang maging masaya, no, maging merry ang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, Merry Christmas. Sapagkat nagbigay ng lubos na kagalakan ang pagdating ng Panginoong Jesus, sapagkat siya ang tagapagligtas, siya ang kaganapan ng ipinangako na kung saan kung paanong ang mga tao ay nailagay sa sitwasyon na siya ay napahiwalay sa Diyos. Ngunit nung napahiwalay ang tao sa Diyos, naroon agad ang pangako ng Panginoon. An offspring will be born. At itong offspring na to, ito ay nasa katauhan ng ating Panginoong Jesus. Ang ikalawang persona ng Diyos, siya ay naging tao. Ito'y ipinangako matapos na ang tao ay bumagsak sa kasalanan, no, sa panahon ni Adan at ni Eva. At ang pangakong ito ay nagkaroon ng kaganapan. At sa pagdating ng ating Panginoong Jesus, bago siya ipanganak, merong Annunciation. Pag sinabi po nating Annunciation, it refers to the birth of the Savior, foretold. No, hindi pa pinapanganak ang ating Panginoong Jesus, pinag-usapan na siya, ipinaalam na na siya'y darating. At sa pagkakataong ito, dito sa aklat ng Lucas, chapter 1, verse 26 to 38, makikita po natin ang kaganapan kung paanong ipinaalam, ipinabatid na ang tagapagligtas ay paparating na. So sa unang bahagi, makikita po natin yung messenger, angelic information, verses 26 to 29. Dito po sa bahaging ito, makikita natin na yung anghel ay mayroong assignment. Sabi pong ganun sa verse 26, in the sixth month, the angel Gabriel was sent from God. So makikita natin dito na ang pagbilang is on the sixth month sapagkat itong si Angel Gabriel ay may naging unang assignment. At yung unang assignment ni Angel Gabriel ay pagbibigay ng balita kay Zechariah na isa sa mga saseldote nung mga panahon na yon. At itong si Zechariah, bagamat in old age, ang asawa niya na si Elizabeth, in old age, no, pinangakuan ng pagdating o pagkakaroon ng anak. So it was after 6 months muli, makikita natin si Angel Gabriel. At dito, binanggit na siya ay galing sa Diyos. Ito pong katotohanan na ito ay makikita rin natin sa verse 19. Sabi pong ganun dito sa Luke chapter 1, and the angel answered him, I am Gabriel. I stand in the presence of God. So, ibang klaseng anghel ito. No? Sapagkat siya mismo ay tumatayo sa harapan ng Diyos. At dito si Angel Gabriel, sabi niya, I was sent to speak to you and to bring you this good news. So, merong mensaheng dala-dala si Angel Gabriel. Nung una nga kay Zechariah, at sa pagkakataon ngayon, dito sa babae na ipinakilala rin sa mga talata. At saan sinugo si Angel Gabriel? To a city of Galilee named Nazareth. Ang lugar po ng Galilee, particular yung barrio ng Nazareth, ito pong lugar na to ay hindi kilala. Bagkus, ang sabi pa nga po sa John chapter 1, verse 45 to 46, patungkol sa Nazareth, ito po ang
makikita natin. Nung minsan po, sabing ganun sa talata, Philip found Nathanael and said to him, "We have found him whom Moses in the law and also the prophets wrote." So, dito po, masayang-masaya si Philip upang ibalita kay Nathanael na yung ipinangako ni Moises na darating na tagapagligtas at siya rin ay hinulaan o nag-prophesy ang mga prophets, dumating na. At dito nga po, excited si Philip na ipaalam na nagkaroon ng pagkakakilanlan si Philip sa ating Panginoong Jesus. Sabing ganun ni Philip, "Jesus of Nazareth, the son of Joseph." So dito si Philip, tinukoy niya kung saan lumaki ang ating Panginoong Jesus. No? At sabing ganun, "From Nazareth," at siya ay anak ni Joseph. So, in legal matters, si Jesus po ay anak ni Joseph. At mapapansin po natin sa sagot ni Nathanael na yung lugar ng Nazareth ay isang lugar na hindi mo aakalain na mayroong darating na isang mahusay at ipinangako ng Diyos. Sabi pong ganun ni Nathanael, "Can anything good come out of Nazareth?" So, yung lugar ng Nazareth, seemingly, nothing good mga nakatira doon. No, para bang, anong aasahan mong maganda sa Nazareth? Kaya si Nathanael, hindi siya makapaniwala na galing sa Nazareth, yung, o lumaki sa Nazareth, yung, ipinangakong tagapagligtas. Pero si Philip po, he insists. Sabi ni Philip, "Come and see." So makikita po natin, instead of Jerusalem, instead of Judea, na kung saan lugar ng mga hari, no? Ang Jerusalem, ang Judea, lugar ng mga hari po yan eh. Diyan ipinanganak sila Haring David, si King Solomon, and then yung lineage ng mga hari ng Israel, doon nang galing. Pero as of now, at this time, etong ipinangakong Mesiyas, hindi doon nang galing. Hindi doon nakilala na pinanggalingan. Bagkos nakilala si Jesus na siya ay galing sa Nazareth. Hindi kilalang lugar. And then isa pa, saan sinugo itong si Angel Gabriel? To a virgin betrothed to a man whose name was Joseph. So, virgin. Ang salita pong virgin sa talatang ito, hindi lang ibig sabihin ito na hindi pa nagkakaanak o walang sexual experience. Hindi lang po yun ang ibig sabihin. Kundi nung binanggit po yung salitang virgin dito, tinutukoy na para bang itong babaeng ito walang muwang. No, wala siyang alam. Maski nga sa scripture, halos wala rin siyang alam, no, patungkol sa Bible, sapagkat ang edukasyon ng pag-aaral sa Biblia, mga lalaki lang po ang tinuturuan noon. Kaya nga, tinawag siyang virgin. Again, itong babaeng ito, wala dun sa qualification na hinahanap ng isang tanyag at mahusay na uri ng mga tao. So, yung lugar, Nazareth. At dito, yung kinilala na ang gagamitin ng Diyos is a virgin. And then sabi pa, of the house of David. And the virgin's name was Mary. Ang Mary na pangalan, alam po natin, maraming merong ganong pangalan. No? Kaya yung pangalan ni Mary, hindi siya original. No? Hindi rin siya ganun ka-sophisticated, hindi rin siya ganun na kakaiba. Kundi, ito po'y paglalarawan na ang Panginoong Yesus kinilala na ang pinanggalingan niya ay mababang kalagayan. The lowly. Not only ordinary, but the lowly.
people and the lowly town. Doon po galing ang ating Panginoong Jesus. But something is different dito sa dalawang taong ito, Joseph and Mary. Anong difference nila? Sa Matthew chapter 1, tignan natin yung verse 1 and verse 16, dito po nakatala kung kaninong lahi nang galing si Joseph. No? Sabi pong ganon, "This is the list of ancestors of Jesus Christ, descendant of David and Abraham." Sabi sa verse 16, "Jacob was the father of Joseph, who was the husband of Mary. Mary was the mother of Jesus, who is called Christ." So si Joseph po, ang lahi na pinanggalingan niya ay siya'y galing sa lahi ni David. And then, sa aklat naman po ng Lucas, sa chapter 3, verse 23, at titignan natin yung verses 31 to 32. Dito naman po nakalista yung pinanggalingang lahi ni Maria. No? Kaya mapapansin niyo po dito, sabing ganon, "Jesus was about 30 years old when he began his ministry." Jesus, so people thought, was the son of Joseph, son of Eli. Makikita po natin dito yung Joseph, son of Eli. No, sabi sa Luke, sa Matthew, ang tatay ni Joseph, ang binanggit, Jacob. Magkaiba ba yon? Magkaiba yon. Sapagkat dito sa Luke, ang binabanggit, hindi po yung lineage ni Joseph, kundi yung lineage ni Maria. Kaya po yung Eli na binanggit dito, ito yung lahi na pinanggalingan ni Maria. At ito pong lahi ni Maria, sabing ganon, sa verse 21, "Matatat, son of Nathan, son of David, son of Jesse." So, anong punto dito? Si Joseph at si Maria po galing sa lahi ni David. Na kung saan, si David po, siya yung pinangakuan ng pagdating ng tagapagligtas. So, dito po, yes, they are lowly people. No? Hindi kilala, ordinary yung mga tao. Actually, mababang uri ng tao. And yet, sa kanila po, ang Diyos kumilos. At sila po, sa Kristiyanong pananampalataya, eto pong mga taong ito ay isa sa mga kinikilala natin na talaga namang naging kagamit-gamit sa plano at kalooban ng Diyos. At dito po pumunta si Angel Gabriel. At sa pagpunta ni Angel Gabriel, dala niya yung announcement. Sabi sa verse 28, "And he came to her and said, 'Greetings, O favored one! The Lord is with you.'" Ito pong pananalita na "the Lord is with you," isa po itong napakalaking pabor. Sabi sa Isaiah chapter 41 verse 10, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand." Dito po sa Isaiah chapter 41, nagbigay ng pangako ang Diyos sa mga Israelita na kung saan ang mga Israelita ay nasa lugmok na kalagayan sapagkat nung mga panahon na to, sinakop ang kanilang bansa, kinuha ang kanilang mga properties, ang bayan, ang lugar na pinangako ng Diyos, kinuha ng mga kalaban at hindi nila naririnig ang Diyos na nangungusap sa kanila. Nung mga panahon na yon, they are in darkness. Wasak na wasak ang pagkatao nila. Yung dangal nila, mababang mababa. At nung mga panahon na yon, mayroong salita ng propeta na dumating sa kanila. At etong salita na to ay nangangako na sila ay sinasamahan ng Diyos sa kabila ng mga pangyayari sa kanilang buhay. Sa kabila ng katigasan ng ulo nila, sa kabila ng mga pagkukulang nila kay Yahweh, still,
ang Diyos ay naging matapat sa kanila at hindi sila iniiwan, hindi sila pinababayaan. Kundi ano lang ginagawa ni Yahweh? Tinuturuan sila ng leksyon upang sila ay matutong manumbalik sa Diyos. I am with you. The Lord is with you. Yun ang binanggit kay Maria nitong anghel. At sa pagbanggit ng anghel, ito yung reaction ni Maria. But she was greatly troubled at the saying. Ang pagbisita po ng anghel, hindi ordinaryo yun. At may mga pagkakataon, pag bumisita ang anghel, yung binibisita, pinapatay. Kaya si Maria, nung nakita niya yung anghel, alam niya hindi tao yung bumisita sa kanya. Nung nakita niya ang anghel, marahil ganun na lang yung pakiramdam niya. No, na pwedeng sinasabi niya, katapusan ko na ba ito? No? Kaya she was greatly troubled and tried to discern what sort of greeting this might be. No? Katapusan ko na nga ba? Dinidiscern niya. Pero ano sabi ng anghel? And the angel said to her, do not be afraid, Mary. At bakit dumating yung messenger? For you have found favor with God. No? Pabor ng Diyos yun. Ibig sabihin ito, maraming mga tao na pwedeng gawan ng ganitong pangyayari, and yet, si Maria ang pinili ng Diyos. Yung favor na yan, may pagtanaw sa aklat ng Genesis, bago gunawi ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha. No, bago pahintulutan ng Diyos na mapaslang ang mga tao. Siguro mas magandang gamitin, bago paslangin ng Diyos ang mga tao na nagre-rebelde sa Kanya. No, bago mangyari yon, ang Diyos ay nagbigay ng pabor. At sabing ganon, itong pabor na to kay Noah ibinigay. Dito po sa aklat ng Genesis, sabi, so the Lord said, I will blot out man whom I created from the face of the land. So, sino yung magbubura sa mga tao? Ang Diyos, sapagkat ito'y paghatol ng Diyos. At hindi lang tao, kundi man and animals, creeping things, and birds of the heavens. So yung nilikha ng Diyos sa langit, sa lupa, sa dagat, papatayin ng Diyos. Ganun yung sitwasyon. Bakit? For I am sorry that I have made them. So dito, nung sinulat ni Moises itong book ng Genesis, nung nakita niya yung kapahayagan ng Diyos, ipinadama ng Diyos kay Moises kung paanong ang Diyos ay nalulungkot sa takbo ng mga pangyayari. No? Hindi po ito nagsasaad na nagkamali ang Diyos sa paglikha ng tao. Wala pong ganong intensyon. Kundi ang intention lang po bakit yung word ay ginamit na sorry, ang intention lang po nito ay upang tayong nagbabasa, maramdaman natin kung paanong disappointed ang Diyos nung mga pagkakataong ito. He was disappointed sa mga tao sapagkat yung mga tao, imbis na sambahin siya, imbis na lumapit sa kanya, yung mga tao po lumayo sa Diyos. At ang sinamba nila ay yung sarili nila. Mas nagtiwala sila sa sarili nila. Kaya ang Diyos, nakita niya, kung tatagal ang ganitong pag-uugali ng tao, wala nang matino na darating. Kaya anong ginawa ng Diyos? Terminate yung mga tao. Para po yung cancel cell. Di ba? Ang tao na mayroong active na cancel cell, yung cancer cell na yon dapat alisin. Di po ba? Ina-amputate, pinuputol. Kung bahagi ng katawan mo na kung darating ang time, pababayaan lang yan na nakakabit sa katawan mo. Pero yung bahagi ng katawan mong yan, nilalason yung buong katawan mo. Anong gagawin dun sa bahagi na yon? Para hindi lumala ang sakit, anong gagawin? Di po ba pinuputol? Ganon yung kalagayan ng sangkatauhan
nung mga panahon na to, malala na. Kaya ang Diyos nagpalsya, putulin yung kanilang lahi. At alam natin, mula sa lahi ni Noah, nagsimula ang pagdami ulit ng mga tao. But dumami ang mga tao, sabi sa verse 8, but Noah found favor in the eyes of the Lord. Si Noah ba ay pasa sa standard ng God? Kaya siya pinili? Hindi po. Sapagkat after ng flood, makikita niyo po sa record, si Noah po, dumating yung time, naglasing. No, lasinggero din pala to eh. No, tapos yung anak niya, medyo natukso sa kanya. No, marami. Kumbaga, yung mga naligtas sa ark, mga taong makasalanan din. Mga taong hindi rin maayos ang buhay. Pero, pinabola ng Diyos. Ginamit ng Diyos. Sapagkat ang plano ng Diyos hindi nakasalalay sa tao, kundi ang plano at katuparan ng pangako ng Diyos nakasalalay pa rin sa ating Diyos. Pero gumagamit siya ng mga tao. At dito po si Maria, she found favor with God. Si Maria, hindi siya kakaiba. Kaparehas lang natin siya na makasalanan. Kaparehas lang natin si Maria na kailangan ng tagapagligtas. Kaparehas lang natin siya. Actually, ang nakakalungkot, maraming mga tao na inaangat si Maria sa level ng ordinaryo. Pero kung tutuusin si Maria po, mababa pa nga ang kanyang kalagayan. And yet, bakit siya naging katangi-tangi? Kasi si Maria, nagpasakop siya sa Diyos. Si Maria sumunod sa salita ng Diyos. Yun po ang kaibahan ni Maria. At bakit nangyari yun? Because she found favor with God. Now, sa announcement nitong angel, ipinakilala yung darating na Mesiyas. So, dito ipinaalam na mayroong kilos ang Diyos. At ito yung divine incarnation. Verses 30 to 33. Dito po makikita natin yung pangyayari kung paanong si Jesus, siya ay he possess human and divine nature. No? Yun ang kalikasan ng ating Panginoong Jesus. Take note, hindi natin siya katulad. Pero, siya ay naging katulad natin sa kalagayan bilang tao. Pero sa pagiging tao ng ating Panginoong Jesus, nanatili ang kanyang pagiging Diyos. Tayo po, anong kalikasan natin? Tao. At kailanman hindi tayo pwede maging Diyos. No po? Pero si Jesus, siya'y tao and at the same time, God. At mali rin yung kaisipan na si Jesus, 50% na tao, 50% na God. Hindi rin po tugma yung ganong estimation. Pagkat si Jesus, 100% na God and at the same time, 100% na tao. Complicated, di po ba? Pero ganun po ang ating Panginoong Jesus. Kaya naman siya ay karapat-dapat na tagapagligtas. Amen? At dito po ipinakilala yung ganong katangian ng Panginoon. Sabing ganon, yung ipapanganak, sabi sa verse 31, and behold, you will conceive in your womb and bear a son. So, ipapanganak, conceive in your womb. So, dito, kumpleto yung pagkatao ni Jesus. Hindi siya sulpot sa, ano po ba yan? Bahala na kayo. yung parang biglang sumulpot na lang. Hindi ganun eh. Kundi mayroong conception na ganap. Bakit kailangan ng conception? Kasi ang tagapagligtas dapat tao. No, hindi siya alien na bumaba lang sa spaceship. No, kaya mayroong conception. At sabing ganun, in your womb.
At sinabi rin dito, a son. No, lalaki. Yung dumating. Bakit son? Sa Isaiah chapter 7 verse 14. Take note, ang book ng Isaiah was written more than 500 years ago bago ipanganak si Jesus. Sabi pa nga nung iba, 700 years bago ipanganak si Jesus. No, naisulat itong propesiya na to. Sabi, therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. Ang word na Emmanuel, ano ibig sabihin? God with us. So, itong pagbabalita nung anghel, mayroong pagtanaw doon sa ipinangakong Emmanuel. Ang Diyos ay makikisalamuha sa tao. You will bear a son. And you shall call his name Jesus. Yun pong pangalan ni Jesus, hindi si Maria ang nag-imbento. Hindi rin si Joseph, no? Bagamat siya ang tatay, na dapat ang tatay ang nagbibigay ng pangalan, pero hindi galing sa kanila. Kundi yung pangalan nitong son na ipapanganak, ito'y pangalan na Diyos mismo ang nagbigay. Ano bang ibig sabihin ng Jesus? Sa Matthew chapter 1 verse 21, sabi pong ganon, she will bear a son and you shall call his name Jesus. Bakit? For he will save his people from their sins. So, yung pangalang Jesus, it means Savior, tagapagligtas. Kaya nga, when you confess Jesus is Lord, kinukumpisal mo na si Jesus ang iyong tagapagligtas. Kaya po dito, yung pangalan ng ating Panginoong Yesus ay nagpapahiwatig na ng kanyang magiging misyon bilang tagapagligtas. Bagamat nung panahon ng ating Panginoong Yesus, may mga tao din na pinangalanan silang Jesus. Actually, sa Old Testament, ang katumbas ding pangalan ng Jesus ay Joshua, no? Tagapagligtas. So sa Old Testament, merong Joshua. No, so pero ganun pa man, bakit Jesus yung piniling pangalan? Sapagkat ito yung misyon nitong ipinanganak upang magligtas. At sabi pa sa verse 32, he will be great and will be called the Son of the Most High. Yung banggit dito sa mga talatang ito, ipinapakilala si Jesus na siya ay Diyos. Sapagkat sinabi, he will be great and will be called the Son. Kanino siyang anak? Most High. Sa Psalm 78 verse 35, they remembered that God was their rock, the Most High God, their Redeemer. So sino yung Most High na binabanggit? God. So, dito ipinakilala na si Jesus ay anak ng Diyos. Siya ay kapantay ng Diyos, katulad ng Diyos. Walang pagkakaiba. Kaya nga po dito, sa mga talatang ito, ipinapakilala si Jesus as human and divine in his nature. At hindi lang yon, kundi si Jesus, siya yung fulfillment of monarchy, no, ng paghahari. Sabi sa verse 32 sa sumunod na mga talata, and the Lord God will give to him the throne of his father David. Sa 2 Samuel chapter 7 verse 12 and 13. Dito po nagkaroon ng pangako ang Diyos kay David. At sa panahong ito, nagkakaroon ng kasunduan ang Diyos at ang bayan ng Israel sa pamamagitan ni David. At ito po yung mga ilan sa mga nabanggit. When your days are fulfilled, sabi kay David, no? And you lie down with your fathers, ibig sabihin, pag namatay na si David, I will raise up your offspring after you,
who shall come from your body, and I will establish his kingdom. So dito malinaw yung pangako na mula kay David may darating na hari. At itong hari na to, pagtitibayin ng Diyos ang kanyang kaharian. Sabi pa sa verse 13, he shall build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. Noong binanggit po ito, kung uunawain natin yung mga salita, ito'y hari na ang kaharian mananatili magpakailanman. So hindi siya basta tao lang. At etong bagay na to ay nagkaroon ng katuparan noong ipinanganak ang Panginoong Jesus. The throne of his father, David. At hindi lang yon. And he will reign over the house of Jacob forever. Si Jacob naman, may pangako din ng Diyos sa kanya. And God said to him, no, kausap si Jacob, no longer shall your name be called Jacob, but Israel shall be your name. At sabi sa verse 11, and God said to him, I am God Almighty. Be fruitful and multiply. A nation and a company of nations shall come from you, and kings shall come from your own body. So dito yung maging yung pangako kay Jacob, ito'y pangako ng paghahari, pangako ng pamumuno. At itong pangyayaring ito, sinasabi ng anghel kay Maria, dumating na. At sabi pa, and of his kingdom, there will be no end. No? Niliwanag ng anghel. Oo, maghahari siya at yung kaharian niya will have no end. At yung salitang there will be no end, ito po ay pananalita na binanggit ni Isaiah patungkol sa darating na Mesiyas. Sa Isaiah chapter 9 verse 6 to 7 sabi, for to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. At sabi pang ganon, of the increase of his government, sabi sa verse 7, and of peace there will be no end. On the throne of David and over his kingdom, from this time forth and forevermore. So, may darating na maghahari at ang paghahari ay walang katapusan. At dito, sinasabi ng anghel, dumating na yung hari na tinutukoy sa lumang tipan. Ipinangako ng Diyos. Kaya naman po, ang sunod na usapin, sinong gagamitin upang dumating itong hari na to? At narito ipinakilala si Mary. At makikita natin dito kung paano siya ginamit. Human instrumentation. Dito po makikita natin kung paanong yung soberanong kapangyarihan ng Diyos kumilos sa takbo ng mga pangyayari. Dito, una, yung pananaw ng conception without a man. Paano manganganak ang isang babae kung walang lalaki? No? Sabi pong ganun sa verse 34, and Mary said to the angel, how will this be since I am a virgin? No, alam ni Maria, wala pa siyang, meron siyang meron siyang fiancé na si Joseph. Pero wala silang connection in terms of sexual relationship. Kaya ang tanong ni Mary, medyo curious siya. Paano mangyayari yun? I am a virgin. And the angel answered her, the Holy Spirit will come upon you. So, pinapaunawa ng anghel yung kilos ng banal na spirito. Sino ba yung banal na spirito? Makikita po natin sa aklat ng Genesis, chapter 1, verse 2. Ganito ang kalagayan ng mundo. The earth was without form and void, and darkness
was over the face of the deep. So, ang mundo daw po natin nagpasimula na walang ayos, walang hugis, madilim, magulo. Ano? Pero anong kakaiba ng mga oras na yon? And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. So sa kabila ng kaguluhan, sa kabila ng darkness, sa kabila ng walang kaayusan, there was the Spirit of God. At sabi sa Psalms 104 verse 30, when you send forth your Spirit, they are created and you renew the face of the ground. So, dahil ando ng Espiritu ng Diyos, ano nangyari? Out of nothing, there became something. Out of disorder, there came order. Non-life, no, walang buhay, nagkaroon ng buhay. So, makikita natin dito na yung pangyayari na yun ay naganap. Bakit? Dahil nandoon ang Espiritu ng Diyos. At dito po si Maria, ang tanong niya, paano mangyayari? Maglilihi ako, magbubuntis ako, eh walang lalaki. Wala akong sexual relation. Anong sagot ng angel? Kikilos ang Espiritu Santo. And the power of the Most High will overshadow you. So, dito ipinapakita na yung Espiritu ng Diyos in full control, kikilo siya upang magkaroon ng kaganapan yung mga pangyayari. Actually, sa kilos ng banal na Espiritu, walang participation si Mary. No, siya'y magiging sisidlan lamang nitong batang ipapanganak. Marahil magiging kahawig ni Mary, no, kasi siya yung nanay eh, physically. Pero in terms nung paano nalikha yung bata sa sinapupunan niya, lahat yon kilos ng Diyos. Sisidlan siya. Pag bumili kayo ng soft drinks, inumin. Matapos mo bang inumin yung soft drinks, yun bang bote sinasamba mo? Ano? Oh, yung bote, napakalaga nito, hindi ko tatapon to, hindi display ko. Ganun ba ginagawa nyo? Yung mineral water, matapos mong maubos yung tubig, anong ginagawa mo dun sa lalagyan ng mineral water? Ano? Tinatago mo yun, iniingatan mo. Dapat ingatan ko to kasi nakainom ako ng tubig dito. Hindi po ba hindi? Sisidlan yun eh. Ang mahalaga, yung laman. Amen? So, dito ipinapakita na andun si Maria. Pero tandaan natin, siya ay naging instrumento lamang. At hindi si Maria ang dapat sambahin, kundi yung ipinanganak ni Maria. At siya yung kinikilala rito. The power of the Most High will overshadow you. Yun ang binabanggit. Kaya nga dito, pinahalagahan hindi si Maria, kundi yung anak eh. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. Oh, nilinaw ng anghel, the Son of God. So ito, paano mangyayari yung ganung si Maria ay magdadalang tao? Work of the Holy Spirit. And then pinatunayan ng anghel yung na magaganap yung bagay na yon. Kasi tignan niyo po, dito naman sa sumunod na pananalita nung anghel, sabi ng anghel, mayroong conception of a barren at old age. No, matanda na, hindi na pwedeng manganak, at siya eh baog pa. No, kilalang baog. And yet, ano nangyari? Sabi sa verse 36, and behold, your relative Elizabeth in her old age has also conceived a son. Ito pong pangyayari na matanda na yung katawan, baog pa ng anak, eh, hindi po
hindi po minsan lang nangyari yan. Hindi po minsan lang ginawa ng Diyos yan. Sapagkat ayon sa Hebrews chapter 11 verse 11, yung asawa ni Abraham, no, si Sarah. Sabi, by faith Sarah herself received power to conceive even when she was past the age, since she considered him faithful who had promise. So, itong pangyayari na matanda at baog, nagkaanak, nangyari yan kay Sarah. At naulit dito kay Elizabeth. Kaya ibinabalita ito nung anghel kay Maria. Magaganap yun. At sabi pa nung anghel, and this is the sixth month with her who was called barren. So, may ebidensya. Kasi marahil, tandaan po natin, si Elizabeth at si Maria, they are blood related, magkamag-anak. At alam nyo naman po, sa mga barangay, wala mang Facebook, yung balita, mabilis pa rin kumalat. Ano? Mabilis. Kaya si Maria, marahil nabalitaan niya si Elizabeth. No? Sabi, baka pinsan niya to. Buntis. At 6 months na, marahil nagtatanong ang marami, paano nangyari yon? At dito ipinapaalam ng anghel, may kilos ang Diyos kay Elizabeth. At nangyari yung bagay na yon para si Maria tumatag yung pananampalataya na kayang gawin ng Diyos to. At may ginagawa ang Diyos ng mga kamanghamanghang bagay. So si Elizabeth, 6 months na pregnant. At bakit nangyari ito? Sabing ganun ng angel, for nothing will be impossible with God. No? Kilos ng Diyos yan eh. Plano ng Diyos yan eh. Kaya imposible man sa kakayanan ng tao, posible sa Diyos yan. Kasi bahagi yan ng plano ng Diyos. Sabi ni Jeremiah sa chapter 32 verse 17, Ah, Lord God, it is you who have made the heavens and the earth. By your great power, by your outstretched arm, nothing is too hard for you. Dito po ipinapaalam sa atin si God bilang creator. Alam niyo po, nakakalungkot sa panahon natin ngayon, ayaw nilang kilalanin na may manlilikha. Kaya nga po, hindi nakapagtataka na sa mga eskwelahan, itinuturo pa rin yung tao daw po galing sa unggoy. No, tingnan nyo nga po yung katabi nyo. No? Kahawig ba? No? Sabing ganun ng isang bata, Mami, Mami, akala ko ba yung tao galing sa unggoy? Ba't yung kapitbahay natin mukhang kabayo? No. Narinig ko lang yun. Kwento lang yun. So, but actually, no, mahirap pong paniwalaan yung theory na pinopromote nila. No, kasi mas mahirap paniwalaan na ang tao galing sa bato. No, kaysa paniwalaan na may lumikha sa tao. Di ba? Mas mahirap paniwalaan 'yon. Kasi ganun yung theory, no, Big Bang theory. Maski kailan hindi napatunayan na scientifically accurate yung pananaw na 'yon. No, humuhugot pa rin sila ng mga haka-haka at kuko-kuko. Pero mas naniniwala ako. At mas tamang paniwalaan, mas logical na paniwalaan, may manlilikha. Dahil yung manlilikha, nothing is too hard for him to do. Amen? Kaya yun ang sinasabi dito kay Maria. Nothing will be impossible with God. Pagkaplano niya, pagkalooban niya, maski humadlang ang tao, may kahinaan ng tao, may kakulangan ng tao, nothing is impossible. Amen? Kaya nga po, mga kapatid, huwag kayong tatalikod sa pananampalataya natin. Ano man yung nangyayari sa paligid natin, gaano man kapangit yung ugali ng asawa mo, mahalin mo pa rin siya. No, yung anak mong matigas ang ulo, yung gobyerno natin na pwede magkaroon ng gera, yung mundo natin na sumasama na, yung kapaligiran
napakalalakas ng bagyo, madaming earthquake, merong famine, merong pagtaas. Ano man yung nangyayari sa paligid natin, tandaan natin, yung plano ng Diyos matutupad pa rin. Because nothing is impossible to God. Ililigtas niya tayo. Andun yung tamang panahon na lahat tayo ilalagay ng Panginoon sa maayos ng kalagayan. At lahat tayo, makakapiling ng Panginoon, magpasawalang hanggan. Mukhang imposible, pero tandaan natin, nothing is impossible with God. Amen? Itinuring ka na anak ng Diyos, paniwalaan mo yun. Sinabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Pangako niya yun, kaya panghawakan mo yun. Amen? Nothing is impossible with God. At ganun ang binibitawan ng anghel kay Maria sa mga pagkakataong ito. At isa pang punto, dahil sa mga pangyayaring yun, makikita natin yung concession for submission. Sabi ni Maria, and Mary said, "Behold, I am the servant of the Lord." Nakita ni Maria, hindi siya katangi-tangi, hindi siya mataas. Andito yung pag-amin niya, "I am a servant of the Lord. Let it be to me according to your word." Ayon sa sinabi ng anghel na mula sa Panginoon, ano sabi ni Maria? "Mangyari ang sinabi mo sa akin." Tingnan niyo po ito. Merong isang talata, no? Sa Luke chapter 11, verse 27 to 28. Ang Panginoong Jesus habang nagtuturo sa mga tao, sabing ganon, "A woman in the crowd raised her voice and said to him, 'Blessed is the womb that bore you,'" no, sabi kay Jesus, "and the breast at which you nurse." No, sabi ng ganun, itong babaeng sumigaw, sabi niya, "Mapalad ang nagpanganak sa iyo at nagpasuso sa iyo." No, mapalad yung taong yon. Pero ano sagot ni Jesus? But he said, "Blessed rather are those who hear the word of God and keep." Sino po yung mas blessed? Yun bang nag-anak kay Jesus? Ano sabi ni Jesus? No. Ang mapalad, yung nakarinig ng salita ko at sumusunod. Amen? Kaya minsan kasi nagtatalo yung mga tao. Hindi, siya naman yung pinanggalingan ni Jesus. Kaya sambahin natin siya, irespeto natin siya. Ito po yung talata na to. Kay Jesus mismo ina-address eh. Pero ano sabi ni Jesus? Hindi yung nag-anak sa akin ang bless. Ang bless yung nakarinig ng salita ko at sumusunod. Kaya po si Maria, she was blessed. Bakit? Sabi ni Maria, "Let it be to me according to your word." Amen. So, si Maria, blessed hindi dahil nagluwal siya ng bata, kundi she was blessed kasi hinayaan niya na mangyari ang salita ng Diyos sa buhay niya. She became obedient to God. Amen? At dahil po dito, "And the angel departed from her." No? Tapos na yung assignment ng anghel. So, umalis na. Gusto mo bang mabless? Obey. Submit to God's word. Kaya nga po, in summary, tandaan po natin, yung messenger is the angelic information. Ipinakita po dito, God favors to lowly. No? Hindi kilala, hindi prestigious ang buhay, pero yung puso nila handang sumunod sa Panginoon. At sila'y kinilala ng Diyos. Nagbigay ng pabor ang Diyos. Sa Messiah, kita natin yung divine incarnation, ibinalita. At etong pangyayaring ito ay fulfillment of prophecy. Pinangako ng Diyos, ang pangako ng Diyos, tutuparin niya. Gano'n man yan kaimposible
sa paraan natin o sa minsan sa analysis natin. Hindi mo maiisip yun eh. Pero nothing is impossible with God. And then kay Mary, human instrumentation, kita natin dito divine sovereignty. Ang Diyos kumilos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. So as an application, yung favor to the lowly, come to God with humility. Magpakumbaba ka sa paglapit sa kanya. Sa Messiah, yan ay, dahil yan ay fulfillment of prophecy, come to His words with expectancy. No, umaasa ka ba sa sinabi ng Diyos? Naniniwala ka ba sa sinabi ng Diyos? Kay Mary, divine sovereignty, come to the Lord with dependency. Depend on Him. Hindi mo kailangang gumawa ng ibang paraan upang mangyari ang kalooban ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon, sumunod ka sa Kanya. Kaya nga po sa challenge, who do you think you are if God did not initiate to work in you? Sino ka kaya? Kung hindi kumilos ang Diyos, ano ka na ngayon? Kung hindi nag-initiate ang Diyos na abutin ka, asan ka kaya ngayon? Isipin niyo po yan. Kung hindi kumilos ang Diyos para abutin ang tao, ano tayo ngayon? Tandaan niyo po, ang Diyos mananatiling Diyos maski wala tayo. But God choose. God favored to work His plan of redemption. Kaya nga, sino ka ba kung wala ang Diyos? Isipin po natin yon. In view of the Messiah, how confident are you that God will complete His plan and purpose? Naniniwala ka ba doon? Tatapusin ng Diyos yung pinasimulan niya? Ano man yung nangyayari sa mundo natin, sa paligid natin, o sa iyo mismo. No, minsan nga, wala ka ng tiwala sa sarili mo eh. Pero tandaan niyo po ito, may plano ang Diyos. Naniniwala ka ba na kayang tupdin ng Diyos? Kayang isakatupala ng Diyos yung kanyang plano at layunin? Now, in view of Mary, how willing are you to allow God to take full control of your life? Gusto mo ba talaga na siya ang masunod sa buhay mo? O pumapalag-palag ka pa? Sabi mo, Lord, may suggestion ako. Na yung suggestion ko mas maganda. Siguro mas maganda, Lord, kung may asawa ko. Eh, ayaw pala ni Lord mag-asawa ka. Lord, siguro mas maganda kung magtatrabaho ko sa ganito. No? Maski na medyo mayroong ginagawang di maganda, kaya ko naman yun. Alam ko yung sarili ko. Kaya kong pigilin ang sarili ko. Gumagawa ka ba ng ibang paraan para yung reputasyon mo wag masira? No, Christian ako eh, dapat mayaman ako. Christian ako, dapat ano ako, magaling ako, matalino ako. Pero hindi ka pala dun gustong dali ng Panginoon? Baka iba yung paraan ng Diyos. Mga kapatid, magbulay-bulay po tayo. Sapagkat yung pagdating ng Mesiyas, ito'y katupala ng plano at kalooban ng ating Diyos. At yung pagdating niya, there was an annunciation. This is the birth of the Savior, foretold. Pwede po bang tumayo tayong lahat? Ngayong magpapasko na, paano ba pagbati mo? Happy Holiday or Merry Christmas? Nawa isa tayo sa masaya kasi dumating ang tagapagligtas. Yung iba masaya kasi walang pasok, holiday. Na may bagong pagkain, bagong damit, may bonus.
No, kung may business ka, maraming taong bumibili sa iyo. No, malakas ang kita. Holiday. But this season, Christmas season, kaya tayo meron ito dahil alam natin bilang mananampalataya, the Savior was born. Amen. At dahil dumating na ang tagapagligtas, paano ka namumuhay ngayon? May we just sing these calls and then hayaan natin na yung tinapay at juice, i-prepare na rin. Thank you.
shall be called Jesus. For He will be the Savior of mankind. Panginoon, salamat po dahil dumating ka. Salamat po dahil ang plano mo na pagliligtas ay nagkaroon ng kaganapan. Nung ikaw ay isinilang, ito ay katuparan ng pangako na parabang napakatagal na na ipinahatid. But we know you have the perfect timing in everything. Hindi ka nauuna, hindi ka nahuhuli. Bagkus ang lahat ng mga pangyayari, you have your timetable upang maganap ang mga bagay-bagay sa kabila ng kahinaan ng tao, sa kabila ng kakulangan ng tao, sa kabila ng pagiging makasalanan ng sangkatauhan. Still, O God, by your favor, gumagamit ka ng mga katulad namin upang isakatuparan mo ang iyong pangako. Lord, nawa katulad nung binanggit ni Maria, let it be according to your word. Tulungan niyo kaming lumakad ayon sa iyong salita. Tulungan niyo kaming sumunod sa iyong mga utos. Tulungan niyo kami na walang pag-aalinlangan na asahan namin ang iyong mga pangako na ito'y magaganap. Tulungan niyo kaming makita ang katotohanan na walang imposible sa iyo. Ano man ang iyong plano at layunin, kaya mo itong gawin. Panginoon, ano man yung kalagayan ng aking mga kapatid ngayon, ano man po ang mga pinagdadaanan nila, ikaw ang nakababatid. Nalalaman mo rin kung sino yung mga tao na nais nilang bahagian ng iyong salita. Mga tao na nais nila na kumilala sa iyo. Lord, nawa itong panahon ng Kapaskuhan na batay sa aming tradisyon, gamitin mo po ito upang ipakilala ang tagapagligtas. Upang ang panahon na to ay hindi lamang happy holiday ang bati, kundi Merry Christmas because the Savior was born. Mga kapatid, sa umagang ito, we would like to remember kung bakit special ang pagdating ng Panginoong Jesus. Nagwika ang Panginoon ng gabi bago siya ipagkanulo, siya'y dumampot ng tinapay, kanya itong pinagpirapiraso. At sinabi niya, ito ang aking katawan. Sa pagkakataong ito, narito ang elemento ng tinapay bilang simbolismo na ang katawan ng Panginoong Jesus, ito ay ibinigay niya willingly, tumanggap ng humiliation, tumanggap ng pasakit, pasakit na para sa mga pusakal ng mga makasalanan. Alam natin na yung ginawa ng Panginoon bilang mananampalataya
tayo dapat yung nagdusa. Ang katawan ng Panginoon, ito'y ibinigay niya, pinausahan para sa ating katubusan. Ang Panginoong Yesus, nabuhay siya na may pagsunod sa kalooban ng kanyang Ama para sa atin ito. Matapos magapunan ng mga disipulo, kumuha ang Panginoon ng saho at sinabi niya, ito ang aking dugo, ang bagong tipan. Batid natin na ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. At kung walang mamamatay, hindi mapapatawad ang kasalanan, hindi malilinis ang kasalanan. Ngunit salamat sa Panginoon, ibinigay niya ang kanyang buhay upang ang kasalanan natin ay mapagbayaran. Sa umaga pong ito, bago tayo mag-iwahiwalay, alalahanin po natin yung biyaya ng Diyos na ginawa sa atin. So kung ikaw ay nagpapasalamat sa Panginoon at nais mo ring ipahayag na ikaw ay bahagi ng katawan ng ni Jesucristo na ating Panginoon, nais kong kumuha ka ng tinapay at ng juice at sabay-sabay po natin itong kakainin at iinumin. Sige po, lumapit po tayo. Taas po natin ang tinapay. Kainin po natin ito ng may pasasalamat. Sige po. Kunin po natin yung saho, ang juice, inumin po natin ito ng may pasasalamat. Manalangin po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, isa pong napakagandang pangyayari sa pagbabalik-tanaw namin yung kaganapan sa krus ng Kalbaryo. Bagamat nung mga panahon na yon, tunay nga po na nakakalungkot na ikaw ay makita na pinausahan tulad ng isang pusakal na makasalanan.
Ngunit batid po namin na kailangan mo itong gawin upang magkaroon ng katubusan sa aming mga kasalanan. Upang ang Ama ay magpatawad sa kasalanan ng iyong mga hinirang. Upang ang galit ng Ama ay mapawi, kinailangan mong gawin sa krus ng Kalbaryo ang mga bagay na yon. At batid namin na may kagalakan kami kung aalalahanin ang pangyayari na yon, sapagkat hindi ka na natiling patay. Ikaw ay nabuhay na muli, at batid namin na yung pagkabuhay na muli na naganap sa iyo, ito po ay patunay na ang kasalanan ay nabayaran, ang kamatayan ay napagtagumpayan. At ang bawat umaasa sa iyo at nananabik sa muli mong pagbabalik, batid namin ang gayong kaligtasan. Kaya naman, Panginoon, ito pong pag-alaala sa iyong kamatayan, ito po'y pag-alaala sa tagumpay na naganap sa krus ng Kalbaryo. At kami po bilang isang iglesia, nag-aantay kami sa kakumpletuhan ng aming kaligtasan. Nag-aantay kami, Panginoon, sapagkat alam namin, babalik ka. Babalik ka upang kami na nag-aantay sa iyo ay kupkupin mo na. At ang sumpa at parusa sa kasalanan, kumpleto na hindi na namin ito mararanasan. Nag-aantay kami sa bagong langit at bagong lupa na iyong lilikhain upang tirhan ng lahat ng sumampalataya sa iyo. Nag-aantay kami sa panahon na ang aming katawan ay hindi na mabubulok, hindi manghihina, hindi mamamatay. Panginoon, nag-aantay kami sa panahon na yon. Ngunit habang kami ay narito ngayon at hindi ka pa bumabalik, batid namin na may pinagagawa ka sa amin. Kaya nga kami bilang iyong iglesia, nais namin na bigyan ka ng kaluwalhatian to glorify you by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Kung nais niyo pong magbigay ng pagpapakita ng pagpapasakop sa Panginoon, I would like to request na itaas po natin yung kamay natin. Be it unto me according to your word. Nawa ang iglesyang ito, lumakad kami ayon sa iyong mga utos. Mamuhay kami, taglay ang iyong mga pangako. Let it be done according to your word. Now to the King eternal, immortal, invisible. Oo, siya yung Diyos natin. To our God who deserves all the praises, all the thanksgiving. He possesses all the power and authority. That's why nothing is impossible to Him. Mula sa Kanya, nawa ang bawat isa na nakapakinig ng Kanyang salita, nawa hindi lang kayo maging tagapakinig ng salita ng Diyos, bagkus kayo ay maging tagatupad ng kalooban ng Panginoon. And I would like to declare sa inyo,
May the Lord bless you and keep you and make His face shine upon you and may His gracious hand be upon you. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, everybody says and agree. Amen. Amen. How should we glorify God? We glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Ano slogan natin? Sharing Christ, changing lives. Amen? Round of applause para sa Panginoon. A blessed day to each and every one of you. GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ, sharing Christ, changing lives.